Magandang araw muli mga karepax. Magandang umaga muli mga karepax. Meron tayo ngayon ulit gagawin dito, NMAX. Bali, ire-repack natin yung kanyang swing arm bearing. Tingnan natin kung paano ito tanggalin, step by step. Subaybayan nyo po mga karepax, turo ko po sa inyo. So, ayan po. NMAX na 155 version 2. Ire-repack lang naman natin yung kanyang bearing, wala naman siyang problema. Bali, ang matututunan lang natin dito is kung alin yung mga tatanggalin para malinis natin yung kanyang bearing. So, subaybayan nyo po mga karepax at tatanggal natin step by step. Tuturo ko po sa inyo. Paano ba susolve ang krimen nila dito? Ha? Okay, start. So, ayun, kailangan tanggalin muna natin tong tambucho sa ilalim, tsaka ito. Medyo may ano na siya, malawang. Napalitan na siguro natin ito yung mas ma-stainless. Sumama yung pinaka-high nut niya. Kunting ano na lang din siguro, tip. Pag ano, kailangan tatanggalin nyo rin to. Pipitpitin nyo kasi tulad nito, kinalawang na siya. Puro kalawang na. Buti, nadali pa natin. Tapos, ito naman, tanggalin din natin to. Maganda kung gagamit din kayo nitong WD-40 para madaling matanggal yung kanyang tornilyo. So yan, ispray nyo lang dito sa mismong may tray, papasok na sa loob yan. Gamit ang 14mm na socket. Titin lang natin pa counterclockwise. Thank you.
yung kanyang tambucho. Sunod. Ito, tanggal lang natin yung cover ng kanyang radiator, tapos yung mga tornilyo na to. Itong shock, tsaka itong caliper sa likod. Ito, gamit lang yung 8mm na T-wrench. Bali tatlong ano lang siya. 8mm na bolt. Lupiraso lang, matatanggal ko na ito. Tapos ito muna sigurong siya. Ayan, pa ano lang din, counterclockwise. 12mm to. Tapos ito, 12mm. Ayan siya, dalawa. Tsaka itong caliper na rin. Ah, 14mm pala siya. 14. Ah, konting tip na rin. Pag magkakalas kayo nito, mga tornilyo niya, pagluluwagan niyo muna para may puwersa siya pagka pipihitin niyo tulad niya, no? Medyo maluwag na siya, kumakalog. Paano kung tatanggalin natin to? Wala na siyang puwersa. Kaya luwagan muna natin lahat. Ayan. Once na maluwagan na yan, pwede natin tanggalin to. Pero meron pa siyang mga nakakabit na iba. Pagluluwagan din muna natin. Yung sensor niya 10mm dito. Ito yung clamp ng hose niya, matanggalin din siya. Yan. Tapos ito yung sa sensor niya. Ugutin nyo lang to, medyo daan-daan lang at medyo sensitive to. Yan, madumi siya, oh. Siguro, linisinar natin ito mamaya pag bago natin salpak. May mga dumikit yung bakal kasi magnetic yung gantong sensor niya. Mamaya, linisin pa natin ng mas ayos yan bago natin isalpak. So, ito naman, nakawitin nyo lang ito pataas para ma-open yung kanyang ipot. Yan. Marirelease na siya. Once na matanggal niya na to, sulod na natin itong caliper niya. Balik, hindi tayo mahirapan. Yan, ubutin nyo lang pa ganyan. Medyo manipis na siya, papalitin na rin siguro natin ng lining to. Brake pad. Sabay linis na rin itong caliper. Palitan na, manipis na yun. Tapos, ito, luwagan din muna natin. Ang kanyang pinaka axle. Sandali, focus ko lang yung camera. Thank you.
Yan, ito. Tanggalin na rin natin to. Medyo luwagan muna natin. Ito, naiiwan pa to kasi nga wala pang software sa pagtinanggalan natin to. Mamaya natin uugotin yan. Tanggalin natin yung tatlong 10mm na tornilyo. Sunod naman ito. Siguro gamitan natin ang ano to, electric drill, yung impact drill. Hali 24mm para may pwersang tanggalin. Iahay natin para yan. Huwakan nyo lang itong gulong tapos counterclockwise. Matigas. Hindi siya basta-basta matatanggal. Ayaw ah. Spray mo natin siguro ng WD-40. Try ulit natin. Ayaw. Si mano-mano muna natin siguro at medyo katagin natin yung kanyang tornilyo. Napakatigas. Tingin tayo ng konting tulong. Ay, tanggal na nga pala yung caliper. Makipigil na lang tong gulong siguro. Tigas. Hindi kaya ng ating impact. Siguro, hawakan nyo dito. Yan, tapos pupukin nyo lang ito para medyo lumalaw-galaw siya. Gas. Umalaw lang naman ng konti ito, pwede natin impakin. Kaya matanggal nito. Isipan tayo ng ibang option para sobra tigas. So ayan, nag-decide muna tayo na ikabit muna yung kanyang caliper. Ikutan muna to.
Tsaka ito para ipipreno, tsaka natin pipitin to. Para merong pwersa-pwersa pagka pagpipigil. Pipitan muna natin to. Ayaw kasing matanggal talaga nung kanyang center nut. Ang kanyang axle. So ayan, papapreno natin para pigil to. Tsaka natin to subukan pipigil. Sobra tigas. Try natin. Ay, naku. Hindi talaga kaya. Yes. Yan. Tapakan mo natin dito. Saan natin pukpukin yung kanyang... Napakatigas. Ayaw. Makirelease mo muna ko yan. Yan, sige, preno. Grabe naman tigas nito. Ayaw. Ah, subukan ulit natin. Dali ito, nakakabit muna to, tapos nakapreno si Bossing. Bukan natin ito, baka madali na. Yun! Tanggal na. Kinahirapan tayo ah. So ayan, papatuloy tayo. Yung nut niyang 24mm, napinahirapan tayo. Sobrang napangiwi ang ating mukha. Tapos ito, hugutin nyo rin. Tandaan nyo lang yung sunod-sunod na pagtanggal niya. At tanggalin na natin yung kanyang caliper. Ay, nako. Ito, yung tornil din ito. Tapos ito rin. At tanggal na to, mga itong tornilyo, yung 10mm tsaka yung sa hose caliper shaft. So ngayon ito naman, para mahugot natin tong swing arm nya. Try natin hugotin, minsan mahirap ding tanggalin to. Nagamitan pa ng puller o iniinitan. Bali, ngayon pa lang natanggal yung kanyang swing card. Spray natin para madaling hugutin. Subukan natin kung madali siyang tanggalin, baka mahirap din itong hugutin. Ingat nyo lang yung kanyang ito, shock. Yan, tapos hugutin natin pa labas. Try natin ko. Ayun, maluwag naman. Yan. Ako, puro. Yung grasa niya, may tubig na. Re-repack natin tong bearing. Wala naman tong tama, wala naman problema. Kaya lang, syempre, maintenance na natin.
pati itong ano, caliper, ah, yung brake pad, papalitan na rin. Bushing. Tapos itong gulong. Buti na rin natin para malinis. Okay. Guys, spray natin ang WD-40. Mas magandang grasa ilagay dito yung kanya, ano, waterproof na grasa. Pati itong kanyang spline sa mags. Kabarin muna natin. Mamaya natin sasalpak. Ito, buo pa naman siya. Bali, ang gagawin na lang natin dito, tatanggalin lang natin yung kanyang takip. Tapos, linisin natin WD-40 at saka natin lagyan ng panibagong grasa. Para ma-repack, malinis. So, ispray nyo lang ko ganyan. Tapos, kawitin nyo yung kanyang cover. Pwede rin namang tanggalin, kaya lang, mawawala yung lapak ng anya. Wala naman siyang problema. Pupay bearing. Oil seal niya, ayan, linisin nyo lang. Tapos, kawitin natin yung kanyang cover. Nakawit lang naman niya pa ganyan. Yo. Oh, kukunti na yung kanyang grasa. Yung likod, ito, squatin nyo lang din ito. Ayan, pag ganyan. Ingatan nyo lang, mga mag-gaskos yung kanyang pinakalabi niya. So, bali, pag ganyan siya, ayan. Pataklob, ito yung spring niya sa loob, pag ganyan ang kabit. Binisinar natin ito. Kasi daw yung kadalasang issue ng mga NMAX. Kahit yung iba rin naman, mga Aerox or ano. Kaya mas maganda, linisin natin to. So ito, paglalagay ng grasa, i-didiin nyo lang siya papasok. Ayan, tulak nila papasok. Para pag-ikot ng kanyang mga bulitas, malilesin yung kanyang friction.
Yan. Pag nasisigurado nyong okay na, pwede nyo na siya ulit takpan. Paikutin nyo lang pa ganyan, ha. Yan. Pag okay na siya, yung takip niya, ikababalik na natin. Ito. Tapos ito namang oil seal niya, pag ganyan ang kabit niya, yung spring niya nasa loob, bali pasalubong siya dito, papunta sa labas. Ayan, pagpilinan nyo lang. Madali na naman itong ipasok. Linisin nyo lang din to kasi baka pumunta sa disc brake, yung pinaka disc brake niya, dudulas lang yung kanyang preno. Kaya siya may oil seal dito. Ayan, okay na tayo dito. Yung kanya namang gulong. Ayan, punasan lang natin to. At itong loob. Itong axle niya, pwede niyo lagyan ng konting drasa, konti lang, para madali siya ipasok. Konting-konti lang, mga repas, ha. Nakakalat lang kasi yan pag natunaw, nag-init. At kapit na natin to. Yung mabigat siya. Tapat niyo lang yung pinakangipin niya. Yan, medyo kapapain nyo lang. Okay, tulak mo na ba ganyan? Tapos yung kanyang busing. Yan, paganyan siya. Kasi ito, yung pinakalabi nito dito. Baka magkabaliktad kayo mga repax. Hindi pa ganyan, ha. Ganito yan. Dahil dito papasok to pag salpak natin ito. Yung arm. So, iabang muna natin to. Tapos, pwede natin ikabit itong yung arm. Natin ang grasa para pagtanggal ulit. Yan. At mamaya ito, papalitan natin ng kanyang brake pad. Ikabit muna natin itong kanyang swing arm. Thank you.
Ah, ito may may marking nga pala to mga Remax pag kakabit nyo. Ito yung pinakatuldok nya. Natapat nyo lang siya. Ayan, dito sa baba. Yung pinakatuldok nya. Bali sa lower part sya. Dito nyo tatapat. Ayan, pa ganyan. Dito. Ganito lang sya. Hindi mo sya basta-basta may kakabit din. Marking niya. Kita ba 'yan? Yung marking niya dito sa may bandang taas. Ito kasi yung may spring niya papasok. Bandang taas mo ikakabit siya. Yan. Ayan, dito nakatapat sa sensor. Ayan, tanggalin natin yung tatlo niya. Tapos ito. Kasi yung hose dito dadaan yun mamaya. I-double check pa natin yan mamaya kung okay na lahat. At ito, palitan na rin natin ito ng brake pad. Inisip muna natin. Merong brake cleaner talaga na ginagamit para dito. Pero sa ngayon, ito muna ang WD-40 gamitin natin. To may lock lang din to dito na parang alambre siya. Kunin niyo muna to. Dalawa. Tapos may hihilan niyo na to. Ito isa na kayo, wala akong place, nawawala eh. Ito yung cutter muna gamit ko. Dapat place ang gamit niyo rito. So ayan, mahuhugot na to. Medyo kalug na siya. Siguro pag nagpepreno ka, tumutunog to. Saka ganyan yan. Yan, ugod na. Napakanipis na niya. Kasi itong bracket niya, ugodin din natin. Spray natin ang WD-40.
Siyempre, hangin na natin. At isang tip pa mga karepax, pag ito, itutulak nyo pa atras, tanggalin nyo yung pinakalagayan ng fluid doon sa may kanyang manibela, para yung kanyang fluid pabalik kasi yan pag tinulak natin to, para hindi tumapon doon tsaka hindi masira yung kanyang repair kit. So tatanggalin muna natin yung tornilyo doon sa kanyang salina ng fluid bago natin to itulak. Merong mga ginagamit na pangtulak talaga nito, special tools, pero ito isang diskarte na rin na tuturo ko sa inyo. Pwede siyang vice grip. Medyo ingatan nyo lang kasi magagasgasan to. Tapos yun, tanggal na nga yung salina ng kanyang fluid, pwede na natin itong itulak, pabalik. Yan, didilan nyo lang pa ganyan, vice grip. Medyo papantay lang siya. Aabaw kasi yung fluid nyo sa taas. Unti-unti lang. So ayan, naka-ano na siya, naka-atras na yung... Teka, turo ko sa inyo ang repax para pag nagkalas kayo ng kanyang lining. Ito. Ayan o, kanina kasi kukunti naman to at gawa nga nang nakatulak yung piston. Ngayon, napuno siya. Siguro magdadagdag tayo nito, depende. Tingnan natin kung ubra pa to. Kaya yun lang, pag magkakabit kayo ng brake pad, tanggalin nyo to, para yung hangin niya bumalik pa atras. Kasi kung nakasarado yan, kung nakasarado to, may pressure kasi yan, maaaring sirain niya to or ibubugan niya yung pinaka kanyang repair kit. So yun lang, konting tip lang din. Balik tayo rito sa kanyang preno. Manipis na at ito medyo bago na siya, makapal na. Buti naagapan natin kasi ito, sisirain niya pag hindi natin, kasi bakal na yung gagasgas kasi sa kanya eh. Buti nakita na rin natin na isabay na ng palit. Pagkakabit naman ito, siyempre lagyan natin ng konting grasa. Pati dito sa loob, konting-konti lang. Saltak muna natin ito. Yan.
salpak. Sana ba yung ating bagong ito muna. Isa yung maliit yung kanyang ito kasi sa labas, ito yung tumutulak. Ito muna unahin nyo. Tapos ito, sagad nyo lang dito sa pinaka dulo niya. Ito sa pinaka dulo niya, sa pinaka lock. Hanggang doon lang siya. Hindi naman kasi gumagalaw to. Ito lang ang gumagalaw, yung nasa dulo. At siyempre, gabit na natin itong pin. At kung gano'n lang nyo, paano nyo tinanggal, yung lock, gano'n lang din dito sa ibabaw. Susuot nyo lang yan, may butas yan. Susuotan ito. Yan, tingnan nyo lang. Siguro doon yung naka lock. Yan. Isa. Yan, okay na. Ipapasok na natin dito sa kanyang display. Forma muna natin. Yan, at yung tornilyo. Bolt, caliper bolt. Ikot, lagyan din natin ng grasa siyempre para smooth pagpasok. Yan. Ngayon, pagkasalpak na ito, pwede nyo na siyang ipump dun sa kanyang brake lever, yung sa pinaka pump niya, master, para tumulak yung kanyang brake pad. So, ipipreno muna natin. Makikita nyo dyan, unti-unting tutulak yan. Yan. Okay na siya, nakalapat na. Okay. Yun, nagdagdag tayo ng konting fluid doon sa kanyang master brake pump kasi kinulang siya ng fluid. Gawa na siguro pagkakatulak nito, tinapos na yung kanyang laman. So, nilagay lang natin sa level. Tapos, higpitan na natin lahat ito, sensor niya. At dito, higpitan natin ito kanyang sensor. Tandaan nyo mga karepaksa, baka magkabaligtad. Yung may markang ganyan sa labas, tapos bandang taas siya, katapat ng sensor. Ito, pasok natin dito. At ipita na natin ito. Sigurado yun yung mga karepaksa ang ipit niya at baka patanggal. Okay, tapos yung isa pa rito. May hukay ito ha, tatapat nyo rito yung kanyang pinaka yung yero
bracket. So ito mga mahigpit na, yung iba pa, check natin. Siyempre punasan muna natin para medyo maganda-gandang bigayan. Yan. Tapos higpit na natin to. Mm lato yung apat na to, tapos ito 12. Ito pa yung original niya na tornilyo, no? Yung sa B1 kasi 12 mm, dito 14 na siya, medyo nila kaya na siguro. Ito, kapit natin. Pinahirapan tayo kanina. Siyempre, higpitan din natin sa ganito para mahirapan naman pagtatanggal ulit. Yeah. Okay. Okay. Yan, matatanggal yan. Yan ang tanggalan. Okay na, all set na rito. Ito, may clip na. Ito, double check nyo ah. Ito, okay naman yung freewheel ng ganyang gulong. Dito, sensor, tornilyo. May clip na ito, okay. Okay na dito, tambucho naman. Pinahirapan din tayo, kailangan natin ng tornilyo nga palang bago ito. A few moments later. At ayan, tayo magpapatuloy. Ito, nakabang na yung kanyang tambucho. Yung tornilyong mahaba dito sa taas at ito yung dalawa. Sige natin ang grasa para madaling ipasok at pagtanggal, madali din. Ito sa ilalim, yung dalawa. Kakagat lang muna natin. Yan, nabang. Tapos yung tornilyo sa ilalim. Tambucho. Ay, medyo tutulad tayo dito. Ito. Mga repax nga pala, yung tornilyo nung sa ilalim ng tambucho, ito, kinalawang na kasi, bali nag-decide muna tayo, pinalitan muna natin nung ganito. At habang naghihintay, order si bossing sa Yamaha, papalitan natin yung high nut sa ilalim. Kasi kinalawang na, kaya ingat kayo, pipitin nyo lagi ito, or luluwagan, lalagyan nyo ng grasa or double D40 para hindi magkaganito. At itutuloy na nga natin ito, ikita natin yung kanyang mga tornilyo. Ilalim.
sa yung alin. Okay na ituro niya sa ilalim. Ay, naku, at ito naman. Ang kanyang 14mm sa tambucho. Yan. Medyo uyangat natin konti. Kasi ninyo, mga repax, ito. Dapat medyo parte siya. Iangat nyo lang ganyan. Kasi dalawa sa ilalim. At syempre, higpitan natin ng sagad. Yan! Lalim. Hey, kuya, ito. Thank you. Yeah. Tapos dito. Ayan, pag nasigurado natin yung maigpit na to, sa ilalim, cover naman ng kanyang radiator. Tatlong 8mm. Siyempre, lagyan din natin ng grasa pag nakabit para smooth. Ito, nakatapat dito. Ayan, tapat nila. Isa. Tapos, yung pangatlo. Ayan, ikita natin ng tama lang. Kung hindi masyadong papangit ang mukha. Yeah. Okay. So ayan, okay na lahat. Testing natin kung maandar pa siya. Umaandar pa. So, ayun lang. Ayun kami na natin lang, ha. Step by step. Sana subaybayan niyo yung pagkalas saka pagkabit. Sana natulungan ko kayo at may natutunan din kayo. Kaya pag magkakalas kayo ng ganito, ng swing arm or gulong preno ng NMAX na version 2. Yun, yun lang naman. Salamat sa inyo. At kaya pala, baka pwede namang huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel tsaka Facebook page, Renbert101 Motovlog. Yun lang, maraming salamat. Naulitin.
Mm-hmm.